Hulyo taong 2017, bandang alas 6 ng umaga, walang habas na pinaulanan ng bala ng mga rebeldeng NPA ang isang PSG vehicle ni Pangulong Duterte sa kahabaan ng kalsadang ito sa Arakan patungong Davao City. Batay sa naging investigasyon, naka-uniforming pang-militar ang mga NPA nang magsagawa ng isang set-up checkpoint na nauwi sa isang malagim na ambush. Parang may engagement data yung si President Duterte doon sa Cagayan. Okay. From Davao City going to Cagayan, nauna yung member ng PSG kasi sila yung mag-lookout ng area at saka i-prepare yung area. Na-ambush yun dyan sa Katipunan, yung crossing Cambodia's part ng Arakan. Ito yung sa 2017 na PSG na ambush sa may Proctress Barangay Katipunan Arakan. Doon sa may Buda National Highway, Buda Road, sa natin yung Davao, bukid doon Davao na highway. Kandak ng road blocking, itong mga more or less 150 na NPA, nakasuot sila ng mga military uniform. Mapalad namang walang nasawi sa naturang insidente, ngunit nagsilbing babala ito para lalong pagtibayin ang peace and order sa lugar. Dahil nga sa paglakas ng puwersa ng NPA, ito ang nagtulak kay Mayor Rubino na sumangguni na sa pamahalaan upang malagay sa tahimik ang kanilang bayan. I requested the sangguniang bayan na gagawa ng resolution na maghingi talaga ng batalyon no intended for Arakan. Ngayon, may isang batalyon dito sa Arakan, forces ng ating gobyerno. We all heard the news about the ambush of the PSG personnel in Barangay Gambudes in Arakan. It's the time that the military initiated the move to assign a battalion inside Arakan. Sa pagpasok ng 16th Infantry Battalion at pagpapalakas ng puwersa ng PNP Arakan, masasabing unti-unti nang nagbabalik sa gobyerno ang bayang kuta ng mga komunistang grupo ng ilang dekada. Malaki na ang pinagkaiba. If you can ask, of course, yung mga LGUs and even the locals, they are very happy na merong presence ng military dito, especially sa batalyon. Right now, they are experiencing at least general peace in the area. Nakapasok na ang mga military natin sa mga barangay-barangay, mga sitio. And ngayon is, pinapapasok na to mga line agencies ng government para magbigay ng mga tulong. So yan ang isa na ating nakikita. So dumadami na din yung nagsasurrender sa natagaan kapila. Bagaman masasabing tuluyan ang nalulusaw ang presensya ng NPA sa lugar, patuloy pa rin ang ginagawang mga aksyon ng pamahalaan upang ganap na masupil ang matagal ng problemang kinakaharap ng bayan ng Arakan. May mga sightings pa rin na nakikita along the boundaries. And the supporters, I think, it was reduced because of the conduct of the community support program. May mga random checkpoint tayo na nililipat natin ng area ng checkpoints. So continuous pa rin yung mga natin. Kasi ang area natin is threat talaga ang sa kapila. Pag sinabi mo ng Arakan, pag baba mo doon sa Kidapawan, pag sabi mo, taga saan ka, taga Arakan? Taga Arakan, NPA yan, mga NPA yan. Yung image ng Arakan is talagang parang hindi mabuti. No? Lahat naman ng ginagawa natin may katapusan. Eh. So meaning, baka ito na siguro ang end. Magandang gabi, Pilipinas!